Good morning, good afternoon, magandang gabi po, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga tropa, barkada po ng Papong TV, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood at siyempre po pakikinig po sa aming channel. Kung bago kayo dito mga utol, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell at siyempre po, paki-share na rin po mga kapatid para naman po marating natin yung mga tao po, mga kaibigan po na gusto po nating tulungan. Bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Gagana po ba talaga o tatalab po ba talaga ang no contact kahit po pinalitan ka na or may kapalit ka na sa kanya? Nasa masakit na hiwalayan ka ngayon kapatid, alam ko yan. Then narinig at naipayo sa iyo ang no contact rule. Sounds easy, pero deep inside, alam mong mahirap ito. And sa totoo lang naman talaga, hindi siya ganun kadali. But still, decided kang gawin kasi determined kang kunin ang iyong ex. Gusto mong gawin pa rin, then just about na gusto mo siyang simulan, ay siya namang na-discover at nabalitaan mo na nag-move on na siya on someone new. Sa poll. Pero ang mahiwagang tanong na gusto nating sagutin ngayon, is it worth it pa ba? Or it's just a complete waste of time na? In reality, hindi magiging madali kapatid, pero posible. Pero provided na magagawa mo po ito in the right way. Pero bago po tayo umusad, let me explain mga utol kung ano ba talaga yung no contact. NCR is a working process which main focus is to improve all necessary aspects of your life na mapabuti ka. Iba po ba sa pagkakaintindi po natin mga utol? Sounds different, alam ko. Alam ko po yon kasi ang gusto nyong marinig is NCR is a duration of time where you ignore your ex purposely with the intent of making them miss you. Alam ko yun ang gusto nyo eh, kasi dalawang definition po yan mga kapatid. Yung second explanation kasi na gusto nyong marinig na kailangan para ma-miss po tayo ng ating ex, mas purpose-driven po yon alam ko. Pero yung first explanation na sinabi ko, wherein you have to improve yourself, mas may sense po kasi siya at mas magbe-benefit po to sa inyo. Yung first kasi, dahil in control po tayo dito. And it's all about improving. Balik po tayo doon sa pinakamalaking katanungan. Tatalab pa po ba kahit pinalitan na po ako ng aking ex? Kapatid, ang no contact po is still the most effective way and it really works pa rin. Break it down natin mga kapatid. Ang no contact po is nahahati sa dalawang division. 30% po rito ay ang pag-asa mo na mamiss ka ng iyong ex. While 70% is all about self-development. So, it's really all about growth. Ito, laliman po natin at dapat po pag-isipan po natin ng mabuti kapatid. Dapat carefully pag-aralan at pag-isipan po natin. Dahil being out of their relationship, obviously ikaw kasi ang intruder dito kapatid. And being the floater, baka imbis na mapansin ka ni ex, magustuhan ka ni ex, mabalik ang kanyang pagmamahal, baka maging mitsa ka pa para lalo silang mag-unite together laban sa'yo. Nangyayari po kasi yan mga utol eh, yung parang nagiging magkakampi sila, tapos again sa'yo, nagmumukha ka kasing kontrabida. Kasi usually, mangyayari yon that they will be them against you. Tatalab po ba talaga? O gagana pa po ba talaga? Kung gagamit po ako ng no contact? Kung may bago na po siya, o may kapalit na po nga ako? The answer kapatid is malaking yes. Yes kapatid, in most cases. Pero we may require a longer period of no contact. Medyo mas mahaba po to. Yung usual po na 30 days ay kukulangin po sa prosesong to kung meron po siyang ipinalit na po sa inyo. Best spot will be 60 days mga utol. Ang susi po dito is upgrading yourself sa bagay na completely different po at hindi niya inaasahan. I will tell something and share a story mga utol. Medyo may tutusok but I need you to be fearless and confident at kailangan maintindihan mo po itong sasabihin ko. Kahit ano po kasing isipin po natin, ang bago ay bago. Nothing can change that, mga kapatid. In this situation kasi, pag pinigilan natin, lalong ipupush ng ating ex. Kaya dapat po, may precaution. Like for example, kapatid, anak natin, barkada natin. Di ba pag nalo natin pinipigilan, lalo po silang nagre-rebelde, nagiging mitya pa po yun para dumiretso po sila sa gusto nilang gawin. Kasi gusto na po nila talaga yun eh. Dalawang extreme na sitwasyon ang ibibigay ko sa iyo kapatid na sana maintindihan mo.
Number one na dapat mong gawin kung halimbawang may ipinalit na po siya sa'yo is focus on developing yourself. Ang susi po dito is stop caring. Yes, kapatid, ihinto mo po lahat ng pag-aalala mo sa kanya. Stop caring po for your ex, mga utol. Marami ang nagsasucceed dito, kapatid, ha? I really believe na ang ex natin, pumapasok po sila sa isang rebound or let's say relasyon, kasi ayaw po nilang aminin na rebound, di ba? Sabi nga nila, hindi rebound yun. So sabihin na natin isang relasyon. Pag sila po ay pumapasok sa isang relasyon, let's say, halos lahat po sila, in my opinion, ay definitely unsure, unclear, hesitant, at skeptical. Kaya nga in my years of experience as a coach po, mga utol, since 2015, alam ko na po na pag hinabol mo ang ex mo, parang verification po yon, or parang ipinapaalam po natin sa kanya na the decision to leave you is the best and right thing to do po. Yung mga gumawa ng no contact at inihinto ang paghahabol, sinasabing nagsasucceed sila, mga kapatid, sa paraan na to. Sila yung mga nag-focus po sa ibang importanteng bagay kesa po habulin yung ex nila. Mga kapapong, gusto kong maintindihan nyo na crucial at mahalaga po ang iyong panahon. Mahalaga po ang iyong oras dahil you need to improve and get upgraded po kaagad-agad. The time na ini-spend mo on running after your ex, comparing yourself, nagseselo sa mga bago niya or sa bago niya, are all wasted effort, kapatid, sa mga bagay at oras na nagagamit mo sana in achieving your goals instead. Sa pag-abot ng iyong pangarap, kapatid, instead na habulin mo yung iyong ex and making him or her think na mali, wrong. Kasi surprisingly, pinabayaan mo siya. Hindi ka naghabol, hindi ka naging hindrance as expected po nila. Sa isip ko, mga utol, isa ito sa pinaka-best thing to do para manotice ka gradually at bumalik ang deep interest at love ng iyong ex. Without a doubt, pag nakipagrelasyon po tayo, ano po ba yung pinaka-hazard na nag-aalala po yung karamihan sa atin? Ano po ba yung gumugulo at iniisip, yung parabang pinag-aalala natin? A, yung ka-close niya, di ba madalas natin tingnan yan, bakit close kay ganito, or kung sino yung madalas tumatawag sa kanya, di ba? B, yung crush niya, and C, yung ex niya. In this particular situation, kapatid, or scenario, tingin mo, nasaan ka po dito sa tatlo? See? Mali po. Because actually, ang tatlong to ay representation of no other than you. Ang tatlong klaseng pwede niyang katakutan ay ikaw. So logically, why is it na sobrang downgrade, sobrang depressed, sobrang feared, takot na takot ka sa karelasyon niya? Masyado ka nag-aalala, kapatid. Bakit? Sasagutin mo ko. Kasi po, kapapong, nakikita ko siya. Very confident, very sweet sila, lagi sila nagde-date at positive sila, papong. In my opinion nga, kapatid na papong, talagang inspired po sila sa nakikita ko. I agree. Pero alam mo ba kung bakit ganun ka-self-assured yung bago niya? Simply because nakikita ka nila or nakikita ka niya nung bago niya na baldado ka, incapacity at mahina. Whenever you act needy, kapatid, you are actually helping yung bago niya sa totoo lang. Kasi whenever you pursue, syempre mangyayari niya, magsusumbong yan eh. Sasabihin po niya, alam mo ba si John? Alam mo ba, tawag na tawag sa akin, kulit ng kulit sa akin. Bakit? Nakikipagbalikan. Magsusumbong siya sa bago niya, of course. Or let's say, ikukwento. Then syempre, bibida naman yung bago niya. Sasabihin niya, it's fine babe. Pagpasensyahan mo na lang at nandito naman ako eh. Literally, ikaw pa yung nagmukhang kontrabida at siya pa yung nagmukhang bayani. Kaya nga sabi ko, the more you pursue is lalo mo pang tinutulungan. Pero i-remind ko kayo na pagka ipinakita mo na positive at solid ka, his or her rebound will be bothered at mangangamba. He or she might hear na, uy, alam mo ba si Michael? Alam mo ba si Michael na promote daw sa trabaho? Or let's say, alam mo ba si Mary? Nagputap daw po ng online business, I think. It will surely inspire your ex pagka ganun po ang ipinakita nyo. And syempre, make their rebound totally insecure. Hindi maganda sa tenga ng ka-rebound yun, kapatid. Pag narinig niya na parang nababalitaan ng iyong girlfriend or your ex-boyfriend, let's say, na gumaganda ang sitwasyon mo without papasok po, of course, tao lang tayo, yung mga self-doubt at uncertainty po sa relasyon nila. Easily, makikita at masesense po kaagad ng ex mo yon. At magsasubside yung nakikita mong pagiging positive nila. Siyempre, magiging apektado po yan eh. Especially yung ex natin. Alam mo yon, kasi galing ka dun eh.
Lastly, kapatid, kung gusto mong kunin yung ex mo, pabalik sa'yo kahit na ipinagpalit ka niya, ito yung mga bagay o yung mga sequence na dapat mo pong gawin. Lastly, trabahuhin mo lang ang importansya mo sa sarili mo, utol, and work on your ex's negative perception towards you. Kasi syempre may mga tingin siya sa atin, may in-expect siya sa atin, dahil syempre galing kayo sa pagiging desperado, di ba? Nagkaroon kayo ng gulo, commotion, kaya nga po kayo naghiwalay. So meron po siya mga negative na tingin po sa inyo, kailangan pong trabahuhin natin yon. Dapat po siyang ma-inspire sa mga bagay-bagay na may papakita mo. Ang kailangan natin is for our ex to notice us and not to hate or fear us. So ang no contact rule is still our main arsenal. Ito pa rin ang pinaka-efektibo at sa tingin kong tutulong po sa atin to get our ex back. The goal is to intimidate their rebound at hindi ang magpaawa po at magmakaawa po, lumuhod po sa ating mga ex, kapatid. Hanggang dito na lang po mga utol, at syempre po mga tropa po natin dito sa Papong TV, sana po tayo po ay nakatulong, nakapagbigay linaw po tayo kung ano pong dapat nating gawin. Kasi madalas nating narinig yung no contact, hindi natin masyadong naiintindihan. Madalas ko rin sinasabi na kailangan mong i-upgrade, i-develop ang iyong sarili, self-worth, pero paano po pa yun? Syempre po pag ginawa po natin yun, automatically po kapatid, magkakaroon po sila ng uncertainty sa kanilang relasyon. Then, manonotice po tayo at syempre babalik po, manunumbalik po yung pagmamahal po sa atin ng ating ex. Dahil muli-muli po siyang may inspired po sa mga gagawin po natin sa ating buhay without her or without him. Thank you po mga utol. Syempre po supportahan po natin ng mga YouTuber na Pilipino. Mag-ingat po tayong lahat at huwag niyo pong pababayaan ang ating mga mahal po sa buhay. Maraming maraming salamat po. Papong TV.